na bigyan ng tubig. Sabi niya, ano ginawa mo dyan sa sakyan ko? Bakit mo inawak-awakan yan? Bakit mo inopen-open? Pinatawag ni Igbert yung polis. Hi guys! Thank you for watching! Thank you, Bobo! Please like, share, and subscribe! Bye! God bless! Greetings from Germany! Greetings from Germany, from Bosco 1 and Bosco 2! Hey guys, welcome back to another vlog. It's me, Oliver Cagas, and Andy. My Andy. Uy, Andy is here. Uy! Come here. Say, do you want to say hi to Cagas? You need to say hi because you are the star, a celebrity dog. Celebrity dog. Ito Andy ay. Sana may kumuha sa'yo na magiging commercial model ka. Para naman... Magkapera tayo. Andy, sana may kuha sa'yo na commercial sa ano no? Pagkain ng aso, Andy, para magkapera tayo dong. Mandagdag na pagkain sa sa'yo. Okay. Okay, get out. Get out of my way. Magtupi lang ako. Magtiklop lang ako ng... Ano? Nito. Oh, umalis talaga siya ka, guys. Anyway, kahapon kasi day off ko dito sa hotel. Kasi wala kaming guest kahapon, kaya na-day off ko. Hindi ko sana day off, pero wala man kaming guest. Wala nag-check-in kahapon. Kasi minsan, wala talaga. So, kahapon, wala. So, nagiging day off ko na lang. But, kanina, full kami. Fully booked. And then, lahat sila check-out. At, super maga kung gumising ka na 6 a.m. gising na ako kasi po ang first breakfast po namin ay 7. So, kailangan ko na mag-prepare para sa guest. And, full man kami kanina. Tsaka lahat dun nung nag-check-in, lahat dun sila nag-check-out. O, diba? So, lahat yun, ano, tinapos ko. Pati yung, uy, huwag guys, huwag kang dandaan ng daan dyan kasi yung camera ko mahulog sa ano mo, sa tail. Sarasalo ko talaga. And, sa tail mo ha, maano talaga yung camera ko, mahulog yan. Ano ako, makabili talaga tayo ng bago, sinasabi ko sa'yo. Mabinta talaga kita. Joke lang. Hindi kita ibinta. Uy, wala na akong ande. Alis ka ba kasi nagtiklop man ako. Uy, ginawa ko ka surang-surang, bataan ni ay. Surang-surang yun. Cute-cute mo ay. So, check out lahat. Na... Kasi grabe na ano ko ngayon, parang na-drained yung utak ko, yung katawan ko, na parang pa-burn out na ako nito. Ay, simba ko lang, no? Simba ko palayo. Tapos ano ba? Tapos kaya na hindi pa ako matulungan din ni Igbert kanina kasi normally kapag maraming check-out, I mean lahat check-out, tapos breakfast din lahat, tutulungan niya ako. Hindi niya ako natulungan kasi may ginawa din siya na important matter. So, kailangan kong mag-isang gagawa. At saka si boss, kuha naman, hindi naman niya trabaho yung nasa hotel. Yung ano, yung trabaho niya ay sa office naman siya kanina. So, sabi ko, Lord, nag-pray na lang ako na, Lord, bigyan mo lang ako ng lakas ngayon na matapos ko to, ng trabaho na to. So, alam mo yun, na-finish ko, nakasabi na lang ako na, ay, thank you, Lord. Kasi maka-rest na din ako. At saka kanina, it's a market day. Si Igbert naman ay pumunta sa city. Bumili siya ng chicken. Meron na pala chicken dito sa Badlaspe. Kasi dati, wala ba? I mean, ilang weeks din siya na walang ano talaga. Walang manok, no? Yung palayat ting binibilhan at kinakain din. Tapos ngayon, bumalik na siya. Tsaka iba na din ang may-ari. I mean, iba na yung nagtitinda. At saka dati kasi, nagtitinda ng manok hanggang 12 noon lang siya. Maaga ay 8 a.m. or 7 a.m. to 12 noon. Ngayon naman, from 7-8 until 5 p.m. O, diba? Mas mahaba-haba na. Natatawa ko kanina kagay sa quick story ko lang to. Si Igbert, pumunta sa city kanina kasi kumukuha ng mga post, kung may mga post na kukunin. At saka, bumili rin siya ng bread para sa aming breakfast. So, nag-breakfast kami. Bumili siya doon. Pumunta siya doon sa may truck ng chicken truck na nagbibinta. Sabi pa niya ba, Oliver, first time ko talaga na kapunta dito sa Badlaspe, dito sa market na sa chicken,
na ang nagpila ay para daw ahas. Parang V-inch lang. Sabi pa niya doon. Parang ahas ba na super haba doon ng pila. Sabi niya, first time ko talaga doon, Oliver, ba na nakaano, nakapila. Ay, first time, ay sabi niya, first time talaga ako nakita na super haba. Kaya hindi na siya bumili ng manok. Pagbalik niya dito, Oliver, hindi ako bumili kasi super haba ng pila. Ano, yung manok hindi pa luto, kaya hinihintay din siya maluto. Tapos maunahan pa, maluto. Tapos na, nabinta agad siya pa, hinihintay pa. Sabi ni Egbert, umuwi na siya dito, nag-prepare ng breakfast, nag-breakfast kami. Sabi niya, don't worry Oliver, babalik din ako mamaya kasi hanggang PM man ang chicken doon, kaya bibilin ako. Huwag kang maalala, hindi ka, makakain ka talaga ng manok today. Kaya after may mag-breakfast, nagbahay ulit si Egbert doon sa city para bibili ng manok. Sabi ko ba, huy, grabe naman si Egbert, ano bang pinakain ko sa kanila? Ano bang nagawa ko sa kanila? Bakit he will do everything for me, pati si Uwe? Kaya na, ma-appreciate ko talaga sila kagas ba? So, grabe yung, ano nila na, yung puso nila ba? Hindi matatawaran. Kaya sabi ko, kahit pagod ako, kahit dami kong gagawin, okay lang sa akin kasi nga po, ang bait nila sa akin. Siguro kung hindi sila mabait sa akin, kaya siguro hindi ko masyadong maggaling-galingan dito. It's because kasi mabait sila sa akin. So, kailangan mo rin ipakita yung kabaitan mo. Parang give and take ba, no? If they show you love, then you need to show them love then also. Diba, kagay? So, ganun lang siya. So, parang masabi ko ba, grabe naman talaga. So, eh, parang ipaano talaga sa akin para magiging satisfied ako sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng ginagawa ko. Kaya, thank you talaga, Ovid Egbert. Masabi ko talaga sa inyo, ha? Kaya, ipapatuloy niyo yung kabaitan niyo kasi papatuloy ko rin yung sa akin. Kaya guys, patatawa lang ako pero yung ulo ko, sumasakit na to kasi kulang sa tulog. Kasi, at saka, daming trabaho. Kaya, pero hindi ako magre-reklamo kasi po, pag wala tayong trabaho, wala din yung pera. Hi, guys. Katapos ko lang pong magtrabaho sa hotel. Ayan, marami kaming guests ngayon, mga ano sila, magbabike, biking or hiking. Dito tayo sa labas, dala tayo nitong, ano, ang tawag nito ay mga sanggot-sanggot ng Germany. Ha, sanggot. Kasi dito po ang aking garden house. Mainit na po kasi, and I know na very late na ako maglinis dito. It's because, na-busy talaga ako, guys. Super busy, hindi ko kaya. Yung katawan ko parang nag-ano talaga humina. So, wala akong masyadong time na maglinis dito. Diba, normally dapat March or April, nalinisan na to para mag-start na magtanim ng mga gulay, mga salad. Pero ngayon, very late. Kaya ito, oh. Halos namumunga na lang tong ano namin, oh, blueberry. Himberry. Ito, oh. Himberry, sinasabi ko sa'yo, dapat marami kang bunga this year para mag-yogurt naman tayo at mag- ano no, yung, ano naman ito, yogurt, tapos mag-harvest-harvest sa dito. Ito, oh. Mga ano pa ito ka guys, mamatataba kasi po nilagyan ko siya ng ihi ni Andy. Tataba kasi. So dito tayo sa ano, ayan. So here ang ating linisan. Tingnan nyo po, oh, ang aming minze. Ang aming minze or mint. Mint po ito. Very labong. Ito po ka guys ay kumuha ko dito nung nag-ano kami, nag-scrambled egg ni Joey. Dito ko kuha ng ano. Ano tawag nito? Oh, hello, very ano siya. Oh, mataba. Garlic to ka, guys. Garlic. Kaya mataba siya. Oh, ibago naman siya. Ano. Tingnan nyo, mahangin, no? Mahangin din sa labas. Oh, super mahangin. Nari, oh, tingnan nyo, super mahangin. Oh, gumagalagalo tong ano. Ito, kunin natin to. Ayan, nisa natin. At saka ito, ititrim ko to. Kunin ko tong mga minsi na to. Yung ibang minsi nito, itanim ko doon sa ibang garden ko. Doon. Tanim natin doon. Wala talaga ang panahon dito sa Germany. Di ko alam, umuulan, umaaraw, umuulan. Yun. Palitan lang yan silang dalawa. Tapos everyday pa yan, nag-iba-iba ang panahon. Ilagay ko lang kayo dito ha, kasi mag-start na ako doon para matapos na ako dito. Ha guys, para mas lagyan ng bagong lupa dyan. Sabi kasi ni boss, linisan mo muna dyan Oliver. Tapos kapag malinis na, kunin natin yung old lupa niyan. So, lagyan ng bago para magtanim kami ng salad. Baka this year, hindi mo na ako magtanim ng kamatis kasi very late. So, salad na lang yung mabilis ang siyang harvest, yung salad pa. Kaya guys, nagdala, magkuha pala ako ng ano, oh. Meron pala ako itong guantes. Protection sa ating kamay.
Ganito lang mukha ni Olivia, pero pinaprojektahan ko itong mga ano ko. So, katawan natin na isa lamang. Kaya, protektahan nyo na lang. Up at night, I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard. Lupa dito ka guys, yung very dry siya. It's because hindi na siya na nabigyan na tubig. So ngayon punin ko lang itong ibang dami nito. Eh, taba-taba pa. Ito minsi ba? Bilis na siyang ano no? Mabuhay oh! Kapag may ugat, buhay agad ba? So sabi ko dito. Kinuha ko na itong ibang minsi ka guys kasi po doon ko siya itanim sa labas dito oh. Magtanim ako ng minsi doon. Sana tutubo to. Kung hindi siya mabuhay, okay lang. Meron pa naman dito. Hala, meron kami strawberry dito, oh. Wala pa mang bunga. Walang bunga na strawberry. Putulin ko na itong iba, ha? Taba-taba niyo na. Kailangan i-trim ko kasi ito. Kasi nilukot na ba? Gilukot na nila ang ano. Lupa dito. Very. Very, very dry. Tanim ay di biro. Maghapong na kayo ko. Oh, ay. Tumensin na to. Na may ugat. Sana mabuhay kayo. Pakita ko sa inyo yung apple namin dito. But magtanim lang po muna tayo ng minse. Yan. Dito na lang ako magtanim sa may sayote. Anyway, yung sayote pala na binigay ni Harvey sa akin, namatay na siya. Bibili lang ako ng bago at aking ipa patubo. Sabi din ni Harvey yung sa kanya namatay din. Oh. So it's a Thai Harvey. Wala tayong ma-harvest ngayon ha.
eyes of a different light. Why noise that keeps me up at night? I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard. Yung mince. At look at our apple. Wow, buhay na buhay. Feeling ko talaga no, maka-harvest kami this year. Tingnan nyo. Wow. Look here. Wow, nabuhay talaga siya. Thank you, Lord. Sa ano lang to, 5 euro po ito. Binili namin. Kaya yan. Buhay ka lang dyan ha. At yung sa kabila naman. Ito. Pinatanim natin, oh. Stipot lang kayo dito, ha? Magpabuhay kayo. Huwag kayong mahiya na mamunga. Okay lang talaga sa akin. Mabunga kayo, okay? Wow! Galing. Yan. Yung tanglad natin, tingnan naman natin. Wow, tanglad! Nag-green naman siya, pero hindi pa talaga siya naugat-ugat. Wala pa siyang bagong, ano no? Yan lang pa rin siya. Kung ano yung tanim ko, yan pa rin. Walang bagong ano. Udlot. May ibang tapon ko na itong mga basura na galing doon yung kanina. Sa garden house, tapon ko dito sa basurahan. Hi, ka guys. So ngayon po, magawa tayo ng pagkain natin. Iinitin ko itong pagkain namin kapo na in order. Opo. Ito siya. Nag-order kami sa Asian restaurant. So, gagawin natin ngayon is painitin siya para makain na po natin. Ngayon, kapon to. Sabi ni Oliver, Oliver, gusto mong kumain sa Asian restaurant? Ay, mag-order tayo mag-entoffin. Oh, busko to. Ay, busko one is there. So, chic. 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 Ungebügelte Sachen. Echt? Ja, hallo? Bist du, warum, du hast so viele T-Shirt, Polo-Shirt, warum trägst du das? Hä? Huh? Ist das schön. Nagsaing na ako para kainin ko. So, sabi man ni Egbert na, Oliver, mag-order tayo sa ano Asian. Kaya ayun, nagsaing ako, hindi nakakain ng kanin. So ngayon, kakainin natin. Tapos meron pa tayong ulam na naiwan. Ito naman kay Busbuto. Hindi niya kakainin to. Ibigay niya sa akin kasi alis lang sila ngayon. Isali ko na to sa pagkain ko. So may rice tayo dito. Dami kong ulam to din ha. So mag-rice ako ngayon. Dito pa. Ngayon. Bakit ako kumain sa pagkain ni Bosco to? It's because aalis sila ngayon. Hindi niya makain to. Sabi niya baka daw masira na. Pupunta sila ngayon ng Frankfurt tonight. Punta sila ng Frankfurt, mag-ano sila ito, manood ng concert. Ay, ginoo ko. Ay, concert ba yun? Or parang, parang hindi siya concert. Ah, concert siguro yun.
hindi ako sumama kasi invite ako ni Buskuan before na Oliver, gusto mong sumama sa ano? Ano pa ito? Binili niya na ticket noong February pa niya, binili niya na ticket. Pagino ako, ako na magkakain ito. So, sabi ko sana hindi lang ako sasama, kayong dalawa lang. Kasi nga, hindi ko kilala yung German na singer na yun. Oy, baka papunta ko doon, mabuburin ako kahit isang kanta, wala akong alam. O, pero in-invite ako, baka gusto kong sumama. At sabi ko, uy, ano gagawin ko doon? Baka maduka lang ako doon, makatulog lang ako, wala akong malalaman. Kasi maiwan ako today, kasi may check-in ako mamaya sa hotel. Ako na lang mag-check-in, ako na lang magtrabaho. So sabi na, ay, salamat, andito ka, Oliver. Makapunta kami, makaalis. Buti lang, mabait yung anak niyo. Obe, I have a question. I am very kind. You are very kind? Yeah. You are handsome. I'm handsome, but I'm not kind. No. What? I am Zernet or the Nisht? I am kind or not handsome? Yeah, so wahnsinnig lieb und nett und liebenswert und hilfsbereit und gut aussehend. Was yeah. Das? 50 yeah. Euro jetzt. May bayad pala yung mga appreciation, may bayad, ginoo ko. Marunong ka na mag-joke, boss, ha? Feeling ko nagmana talaga ako sa'yo. So, dami kong kainin ngayon kasi bata pa man ako. Sabi na kasi, bata ka pa, Oliver, marami ka pa kakainin bigas. So, marami talaga akong kakainin. Sinunod ko lang sinasabi ninyo. Woo, Oliver! Es gibt jede Menge Essen am Kühlschrank. Verschiedene Gerichte hast du gesehen, no? Ja, ja. Nakatulog ako kanina. So, ngayon po, magtimpla tayo ng kape. Before tayo maglakad-lakad kasama si Andy. Hala, na-miss ko po mag-vlog dito na magtimpla ng kape. Di ba normally dati, palagi tayo nag-vlog na magtimpla ng kape dito mag-checkahan. Hala, ngayon ulit, parang matagal-tagal, no? Napansin niyo po ba na parang matagal-tagal na bumalik ako dito? Kasi palagi doon sa kitchen, nagluluto-luto. So ngayon, dito tayo sa ano, timplahan ng kape natin. Hala, alam niyo naman, kapag magtimpla tayo ng kape at mag-vlog, may chikang darating para sa ating lahat. Busog na naman ang ating mga diwa. Ayan, magtimpla muna tayo ha kasi... Ayan. Yeah, yung ano pala na eh. Kainit muna tayo ng kape, tubig para... Ano ba? Kahit saan bansa, kahit saan lugar, meron talaga mga taon na mga, kung sabi siya pa, mga hilabdanon. No? May hilabdanon kayo ba? Mga, ha? Kunto ko to ha, dalawang beses na po nangyari ito. Ay, tatlong beses. Una, si Uwe at si Egbert. Pangalawa naman si Egbert lang. Pangatlo si Egbert lang pa rin. Ito kasi, dyan sa Lidl, di ba, mag-abla ako dyan sa Lidl, supermarket niya dito sa Germany. Si Boss kasi, mag-grocery siya, may parking kasi doon, tapos doon siya nagpa-park doon sa may... Every supermarket ito, mayroong parking na good for yung electric auto. Electric na para maka-charge konti. At doon sa Egbert kasi electric auto man siya. Kaya guys, di ko lang alam kung alam din to ni, baka alam ni Harvey or ni Kuya Howie, no, para aware din sila. Kasi palagi din sila dyan. May matandang lalaki dyan, dala-dala yan yung ng backpack. Hindi siya German, Ausländer, foreigner. Yeah, para siyang nasa, di ko lang alam kung saan yung bansa na yun na para, basta foreigner siya, hindi siya taga-Germany. Nag-grocery si Boss, sila Boss nagkwento sa akin niya, pangatlong beses talaga ito nangyari kasi pangatlong beses din niya sinishare sa amin. So, sa akin pala. So, nag-grocery siya sa Lidl. Akala naman namin safe pa lang, no, kasi normally kapag mag-grocery sila Boss, pagdating okay pa naman ang sakyan, okay ang lahat. So ngayon paglabas, tapos niya ng grocery, paglabas niya, yung tao na sinasabi ko sa inyo na maedad na din, I think nasa 50 years old, ganun pa. Ito ka guys, paglabas niya, di ba sakyan to ni Egbert, sakyan, di ba dito yung sa unahan, sa front seat, di ba na yung sa back, doon yung lagayan ng mga grocery, doon niya ilalagay, doon naghintay itong lalaki. Di ba may pang-open doon, i-open,
ginagano na nila again, open niya talaga to sa egg break, malayo pa lang. Paglabas mo tayo sa supermarket, tapos sa supermarket doon is sliding door man siya, no? Grabe talaga, ipacheckan natin dito ka guys, so demo talaga to, i-demo natin yung nangyayari, kasi kuryento mo ito ni Egbert. So paglabas siya, dala siya nung yung cart ba yun? Pero yung sliding door, pag automatic kasi siya na mag-open, malayo pa man, nakita naman Egbert yung sakyan niya, kasi pag labas mo man, it's makita mo naman agad, yun, kaharap mo na. Nakita mo yung lalaki ka, guys. Alam mo naman si Egbert, pag sasakyan ang... siya, very meticuloso. Alam mo, yung careful yan siya, guys. Ayaw niya yung sakyan niya na ay maderte. Gusto niya malinis palagi. Kahit, alam mo yung kapag sasakay ako niyan, kailangan yung sapatos ko. For example, galing ako diyan sa bundok-bundok, tapos sasakay ako diyan. Dapat yung sapatos ko, ipagpag ko muna talaga para pagsakay ko, walang mal, ano din sa... ano, kung may dirty-dirty man, ay kunti lang, hindi ito may marami. Ayun niya na, gusto niya malinis palagi. Very malinis yan si Egbert sa sasakyan. Ako, kunti lang mag-ano yan. Ako, pagalitan ka talaga, kahit sino ka. Pagsabihan ka talaga. O, lagi. O, hindi yan mahiya kasi alaga niya ang auto niya. Kasi habi niya, kasi diba, sasakyan, mag-ayos, habi niya. Tapos, inalaga niya talaga yung kagad. Kailangan wala talaga yung gas kasi kunti lang yan. Ayun ang... feeling ko kung bata pala yung tao yung sakyan, ayan ang madapuan ng lamok. Parang ganun ba? Oh. So, back to kwento tayo, nakikita na niya. Napagkita mo ni Egbert, yung lalaki makakas, ginaganon-ganon, may gusto i-open ang sakin ba? Baka may, sabi ni Egbert, may nakawin ba siya? Magkukunin ba siya? May nakita ba siya doon? Kasi di ba, ma-open ang likod, nag-try na naman dito sa ano, yung door yung naman na, ano, yung masarap, yung pwede kang sasakay yun, doon. Ang ginawa ni Egbert? Yung grocery yan, naiwan na lang niya kagis kasi tinakbuhan niya yung lalaki. Iniwan yan yung card niya, sabi niya, bahala na doon, sabi niya, bahala na doon yung pinambili niya na grocery, maano yun, basta punta niya talaga doon sa kanya, kasi yun talaga yung una niya na iniisip, punta niya agad daw, kanya, pinagalitan niya yung lalaki, na! Pinagalitan, wala na talagang ano-ano pa, uy, ano bang ginawa mo dito, sabi niya, ano ginawa mo dyan sa sakin ko, bakit mo inawak-awakan yan, bakit mo inopen-open? Ang sagot ng lalaki, gusto ko lang tingnan lang daw. O kung gusto mo tingnan, bakit mo hinawak-hawakan? Di ba kapag tingnan, gamitin ang mata, hindi yung kamay? Ginanon talaga daw ni Egbert. Ganon, pinangkran niya. Alam mo si Egbert, pag magalit na ko, hindi niyo kilala yan. Pwede ko pa manakita. Pero sabi niya, Oliver, kapag ako magalit, hindi mo pa ako nakita na magalit, pero kapag 100% galit, hindi mo pa ako nakita daw. Sabi ko, wala namang dahilan para makita. Ubus kayo. Bait man ako. So, sabi niya, meron kang mata, so dapat kung magtingtingin ang sakyan, mata ang gamitin, hindi yung kamay. Bakit yung kamay, ginawakawakan mo yung sakyan ko, tapos gusto mo i-open. Sabi na, no. Ano, hindi pa siya masyadong maka, ano, ng German. Pero parang nakaintindi naman siya, pero kasi nakapagsagot man. So, no. Gusto ko lang tingnan talaga yung sakyan mo, kasi ang ganda, ganda daw, ang ganda. O, di mo mahawakan, kasi hindi yan sa'yo. Gusto, sabi pa ni Egbert, gusto mo tawagan ko yung polis, tawagan ko yung polis ngayon. Kasi kung hindi ka alis ngayon, tawagan ko yung polis, sabi niya. Tapos hindi pa man umaalis yung lalaki. So, ginawa ni Egbert, kunin na yung cellphone. Binidyohan, para yung, binidyohan niya kakay. Sige, ayaw mo talaga umalis, sige, yung may video ko dito, i-ano ko to, isend ko to sa polis. Itong ba-warningan, para aware ang mga police din, para maka-tik-tik ang mga police, mga gano'n. Ayun mo yun, maka-alam-alam na ba? Para doon na mag-stop yung ginagawa ng lalaki nung kakay. So, nag-video si Egbert, tawa talaga. Pero, sabi ni Egbert, kung hindi ka alis, videohan kita, isend ko to sa police, tawagan ko itong police ngayon. Kasi taga dito ka lang. Sabi ni Egbert, hindi pa doon niya nakita itong lalaki dito sa laas, parang bago lang. Bago lang daw talaga. Kasi sa tagal Egbert dito palagi makita mga tao, di ba? Kasi taga dito man siya. Pero yun, bago lang, at saka hindi German. Kasi din yung, hindi pa masyadong marunong mag-German, ganun. Dadala yan ang backpack. Tapos yung pag, ano na ni Egbert, paglabas niya ng cellphone, doon yung time na umalis niya yung lalaki. Yun. At yun ang last na nangyari. Kasi nung bago-bago pa lang yun, before yung... akranasan na yun, nangyari din yung nakasama si Uwe. Yun din, same din kagis na. Wait, diba nag-grocery? Kasi pag pumunta ng leader, grocery talaga yan. Kasi yun naman talaga pinupunta nila. Sa every supermarket ito, meron yung bahay-bahay dyan na doon ilagay lang yung cart, doon ilagay. Kinuha mo, tapos ibalik mo talaga yan. Hindi mo lang kahit saan lang ilagay. Dapat, kung saan mo siya kinuha, ibalik mo. Kaya yun yung gusto ko dito sa Germany. Kasi alam nila kung saan kinuha, doon ilagay. Hindi yung
kung saan kinuha, hindi na ibalik, di ba? Ito lalaki, same person, pinuntahan si Egbert. Ginaganon parang si Egbert, ano na, ginaganon-ganon, parang ganon-ganon, parang nakakalukot ah, parang ganon-ganon. Yun yung first experience sa doon. Sabi ni Egbert, oh, alam mo na si Egbert, parang ganon-ganon, ako, huwag mo talaga kasi nga, kahit sino ka, napapatulan ka talaga ni Egbert. Alam mo naman si Egbert, nako. Kaya kapag andito ako, nakasama ko si Egbert at si Ove, feeling safe ako kasi andyan sila ba na pag galit-galit, pag ano, i-ano talaga lahat kagas, i-ano, kasi feeling safe ako pag andyan yan sila. Sabi niya, aray, anong gusto mo, bakit mo ako, hindi mo ko pa alisin, bakit mo ko hinaharangan? Sabi ng laki, bigyan mo ako na ano, Jeffy, pangbili ng drinks at saka cigarettes. Saan ang sabi pa ni Egbert? Ano, akala mo sa akin charity dito? Charity? Ano pa akala sa akin? Foundation or charity ba yun? Sa akin ka maghingi? Sabi niya, at sumalis ang lalaki. Alam mo naman si Egbert na, uy, huwag mo ako ginagano'n. Oo. Kaya natatakot, sabi ko ba, nakatakot mo, last week. Oo, sabi ni Ove, Oliver, kapag makita natin yung nakasama ka, sabihan ka namin na siya yun para malaman mo, para mag-ingat ka. Ayun ka guys, saan kami galing noon, nakita namin itong lalaki. Sabi pa ni Ove, Oliver, saan yung lalaki? Siya yung lalaki. Nakita ko dyan sa ilalim, yung may magnolia dyan na bula, ano, puno. Dyan sa, malapit lang dito sa amin, dyan lang talaga, like 3 minutes walk. Naglakad-lakad, nagsigrilyo, nagdala pa ng bag na ano. Sabi ko, para siyang ano, parang wala sa katinuan. Kasi pag nung nakita ko, first kita ko, parang wala sa katinuan ba? So sinabi ko si Uwe, parang wala siya sa katinuan, no? Kasi parang, sabi, oo, parang ganun na nga. Kasi hindi siya, parang hindi normal. Kasi kapag normal na tao, hindi yan ginagawa ng mga normal na tao. So, hindi siya normal kasi ginawa niya yun. Sabi ni Uwe, ganun pala yun. Kasi kapag nag-isip ka ng tama, di ba, hindi mo gagawin yun? Di ba ka, guys? Kasi pag hindi mo gamit, hindi mo gagawin. So, pinatawag ni Egbert yung polis para aware, para malaman na ano yung lalaki. Pag yung pagtawag niya, umalis man yung lalaki. So, ano na lang, ang sinabi ni Egbert sa mga polis na ito yung lalaki palagi na sa Lidl. At saka tinanong ni Egbert yung cashier, yung nagtatrabaho sa Lidl ba, kung itong lalaki na to palagi uyan dito na ang kwento man ng aming team. Lumipad ang aming team. Palagi daw yan dyan na minsan ang haras minsan. Sabi ko, huy, ginoo ko. Yung magharas-haras ako, parang angit na, no? So sana mapanood mo to Harvey, na si Kuya Howie, iingat mo talaga dyan sa leader. Ikaw, Harvey, Diyos ko. Makita mo itong lalaki, baka alam din, Harvey, sabihin mo si Kuya Howie ba na, tawag nito, ay kwento mo to sa kanya, baka alam din to ni Kuya Howie, kasi sa Bad Last Week lang matay, sabi Kuya Howie, sa Bad Last Week, hindi siya katrabaho. Baka alam din ang kwento, ikwento mo kay si Hassan ba yan? Baka alam nila ba, para aware din po kayo. Uy, ginoo ko. Huwag kami. Don't me. Gusto mo maglakad tayo sa labas? Magkape lang ako ha. Magkape tayo. So, ka guys, I'm going to this vlog. Sana nag-enjoy po ka sa vlog natin today. Please don't forget to like, share, subscribe. This has been Oliver Kagas, and then, cheers!